Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 27, 2024. Dapat bang kasuhan ng inciting to sedition? Ito pong si Rodrigo Duterte. Aba, tama lang po nakasuhan yan. It's high time now na dapat turuan na ng eleksyon itong si Rodrigo Duterte. Talagang hindi matututo eh. Pero imo, hindi na siya pangulo pero ang ingay-ingay pa rin. No, kung ano yung kanyang mga nakagawian nung siya'y pangulo ng Pilipinas, na kung ano yung gusto niyang sabihin kahit labag sa batas, sasabihin niya dahil siya ay immune sa kaso. E ngayon, ito po ay pribadong individual na lamang. Pero patuloy po siya sa kanyang mga ginagawang paglabag sa batas. Sana, higit sa lahat, ha, makasuhan na po itong si Rodrigo Duterte. Makita po natin na siya po ay talagang mapapanagot sa mga paglabag na ginagawa niya, patuloy na paglabag na ginagawa niya po sa kasalukuyan sa ating batas. Ilan po sa mga latest tirades nitong si Rodrigo Duterte laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay panawagan sa ating mga militar na mag-withdraw ng support para sa ating Pangulo. At panoorin po natin ang mga sinambit na yan ni Rodrigo Duterte doon po sa kanyang naging press conference kamakailan lamang. Sino bang mga military pati pulis? Would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, tataling siya sa correctional institution. Kung natuloy na lagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na malakan niya kasi tambaloslos bata niya. So itong tao lang matakbuhan. Nakanantating to. Ang lakas man loko ng tao talaga, no? Abogado pero parang hindi abogado magsalita. Hindi daw pwedeng makialam ang Korte Suprema kasi merong separations of power. Huwag ganun. Huwag mong gamitin yung kaalaman mo sa batas sa maling kaparaanan. Ako nga, hindi ako abogado pero alam ko na mali ang sinasabi mo eh. Ang separation of powers ay nakatalaga kung ano yung mandato ng bawat branch ng ating gobyerno. Ang ating Korte Suprema ang nag-i-interpret ng ating batas. Ngayon, kung itong si Zuleika Lopez ay hindi dudulog sa Korte Suprema, wala talagang magiging kapangyarihan ang Korte Suprema para pumasok sa sitwasyon na yan. Pero yun ang legal na remedyo. Hindi mo pwedeng ikatwiran yung separations of powers para hindi makialam ang Korte Suprema. Nasa anak mo yan, na kay Zuleika Lopez, kung sila'y magpa-file ng legal na remedyo sa ating Korte Suprema, a-action ang ating Korte Suprema for that matter. Kaya huwag mong lokohin ang tao, Rodrigo Duterte. Pagdating naman sa House of Representatives, sasabihin mo, bata nitong si Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez. Kung ang gawain ninyo noon, magbata-bata sa mga nakaupo sa gobyerno, hindi ganun sa kasalukuyang panahon. Kung ano man ang ginagawa ng House of Representatives, kasi yun yung tama at dapat. In particular, 125 million pesos confidential funds, 612.5 million pesos confidential funds, paano ito ginasta ng iyong anak? Yun ang katanungan ng napakaraming mga Pilipino. Auto spray painter, maraming salamat sa iyong super sticker. Ha? Tuloy po natin itong ating pinanonood. Nakalimutan ko pa idagdag. Katanungan ng maraming mga Pilipino na hanggang ngayon, hindi sinasagot ng anak mo. Ang katwiran lamang kasi confidential. Pwede ba yun? Yan ang sinabi ko. There is a fraud
sprain, there is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorrect niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... Palibasa gawain nyo noon eh, na hindi kayo pwedeng i-correct ng kahit sino eh, nung kayo'y nakaupo eh. Alam mo, Rodrigo Duterte, hindi kailangang i-correct si Pangulong Bongbong Marcos dahil wala siyang maling ginawa. Hindi kailangang i-correct si Speaker Martin Romualdez dahil ganun din, wala siyang maling ginawa. Ang dapat i-correct mo, anak mo. Dahil merong maling ginawa ito na hanggang ngayon hindi nila maipaliwanag. Ngayon, ano ba ang maaaring kaharapin itong si Rodrigo Duterte? Pakinggan po natin ang interview nitong si Kabayan Noli de Castro sa isang abogado. Ay National President ng Integrated Bar of the Philippines. Ingin tayo nga ng, sa panighon ng mga batas na ating pinatutupad. Alamin natin kay Attorney Antonio Pido. Attorney, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, Vice President Noli. Opo. Alam mo ba ninyo na may 15 mga bansa ang headline no sa nangyayari dito sa ating bansa? At ang headline nila ay yung pagbabanta ng Vice President of the Philippines sa President of the Philippines. May punto itong komento ng isa eh, si Peter Gonzales. Kaya sila dakdak ng dakdak dahil hindi pa sila nakukulong. Pero tingin ko kahit makulong ang mga yan, magdadadakdak pa din. Kasi gawin na ng mga Duterte yan ang maging matapang sa kanilang pananalita. Ang mahalaga, sana makasuhan sila, makulong sila. Saka itong si Sara Duterte, sana talaga ito ay totally hindi na makatakbo sa halalan. Kaso lang mukhang hindi mangyayari dahil hindi naman siya mai-impeach sa Senado. No? May impeach siya sa Kongreso pero hindi siya makukonvict sa impeachment trial. Iba kasi ang mga senador natin, mga makadutae. Esensya na sa umakain, ha? Ha? Mga himod puwit sa mga Duterte ang napakaraming mga senador. Kaya sa darating po na May 12, 2025 senatorial election, iboto po natin. Siguraduhin po natin ang mga iahalal po natin sa Senado ay hindi po himod puwit sa mga Duterte. So, buong mundo po ay nalalaman na ang nangyayari sa atin dito ngayon. Okay. Bilang isang abogado at bilang nga presidente, national president ng Integrated Bar of the Philippines, ay ano ba nga masasabi ninyo sa mga lumalabas na salita, kataga mula kay BP Sara? At ang pinaka-latest, yung binabanggit niya, tinuturo niya ang Marcos family na nasa likod ng pagkakapatay kay dating ni kay dating Senator Ninoy Aquino. Vice President, unang-una po, salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na makapagsalita bilang Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Unang-una po, ang Integrated Bar of the Philippines bilang organisasyon ng lahat ng lawyer sa buong bansa, nasa privado man o nasa gobyerno, ay non-partisan na organisasyon. Opo, siyempre, dapat. Hindi po na pwedeng makisali sa partisan politics ng Integrated Bar. Pero dito po, ang batas lang po ang... Pag-uusapan natin. Batas lang po. Wala namang dapat kayong pakailman tuloy sa politika. Ano po? Although may halong politika siyempre ito, pero yung batas ang ating pag-uusapan. Opo. Ang narinig, ang napanood ko lang po nung ang araw, may yung nagbanta siya na pag napatay daw siya, ipapapatay din niya yung ano, meron na siya na contact na tao. Ipapapatay din niya si Presidente Bongbong Marcos, First Lady, at saka yung Speaker. May batas po dyan na sa Revised Penal Code, yung tinatawag po na great threat, balik, grabing pagbabanta, na kung ang isang tao, pagbabantaan niya, napapatayin yung isa. At wala naman siyang legal na dahilan. At siyempre, yung pagpatay ng tao ay illegal yun. Wala bang audio? Yun po ay meron isang po? Criminal offense sa Revised Penal Code. Sa English, ang tawag po doon ay great threat.
yun, na lahat po ng elemento ng Great Threat po ay nandyan sa sinabi nung ano eh, nung presidente. Unang-una, nagpanta siya. Nag-grabbing pantay, papapatay niya. Opo, opo. Tapos yung pagpatay ng tao, illegal din yan, siyempre. Yan yun ang pangalawang elemento. Halos lahat ng abogado, eto, non-partisan nga ito eh, ang kanilang interpretation sa mga sinambit ni Tambalustay, paglabag sa batas. Pero siyempre, dahil siya ang apektado, sasabihin niya wala daw po siyang nilabag sa batas. Katwiran nitong si Sara Duterte, hindi daw po illegal yung kanyang mga sinabi. Sige, subukan natin pagdating na sa korte. Ha? NBI ha, babantayan po namin ang inyong pong magiging pagkilos. Sana po, kung nagawa ninyong umaresto noon sa nagbanta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, magawa nyo rin yan kahit vice-presidente ang pinag-uusapan ngayon na talaga namang nagbanta. Harap-harapan. No joke, no joke. Ha? Ulitin nga natin yon. Ito yung ipinapaalala po natin lagi sa ating mga manunood. Maraming salamat, Beverly Wagan, ha, sa inyo pong super sticker. Ulitin natin yon. Kasi baka makalimutan ng tao eh, at hindi dapat itong makalimutan na ganitong uri ng vice-presidente meron tayo. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Pero kung ako yung binili na nito, sabihin ko sa kanya, ang tanga mo naman, boss. Bakit mo naman binubulgar yung plano natin? Napakatanga mo naman, boss. Saka, syempre, eh kung patay na siya, bakit pa siya susundin ng tao? Di ba? Mahalaga, nabayaran niya na. Kasi gano'n naman ang mga Duterte. Mahilig mang bayad. Sabihin nyo, hindi totoo. Pag sinabi nyo hindi totoo yon, didishit kayo. Balik tayo dito sa pinag-uusapang posibilidad na kaso nitong si Rodrigo Duterte. Tapos, pangatlong elemento, seryoso. Sinabi niya, no joke ito, no joke. Oho, nung una, no joke. Oo, sinabi po niya, narinig ko po eh. Alam mo kayo, marami yung nakarinig dahil na, nasa media ko yun. Yun nga po. So, bali, lahat ng elemento ng krimen na tinatawag na grade threat, ay present, presente, nandoon. So, yan po ang masasabi ko na batas na maaaring napaviolate ngayon. Maaaring napaviolate, attorney, o naviolate na nga? Iba ay, yung sinasabi niyong maaari, posibilidad niya sinasabi niyong ganon, o naviolate na talaga? Eh, ang parang pag-analita ko mo, personal, lahat ng elemento ay presente na. Okay, nandoon na. Wala pa nagsasampa ng kaso eh. Kaya ang makakasabi lang naman talaga kung na-violate na yung batas ay hindi ako, kundi yung husgado, yung fiscal. Okay. Pero pag-analita ko po, nandyan yung mga elemento. Presente na pwedeng magsampa ng kaso. Opo. Okay. Linawin din po natin, attorney, sino ba ang may immune para sa kasuhan? Presidente at maging Vice President? Ang punto po yan, Vice President Noli, nagkakaiba din po ang pananaw ng mga abogado. Oh, eh isang librong ginagamit nyo. Eh wala po kasi sa saligang batas yan eh. Tapuan, anong masasabi mo sa prayer ni Amy Duterte na mas pinaboran si Sara kesa kay PBBM? Hindi siya pakikinggan ng Diyos. Impo. Pero, ito po yung mahalaga po dyan. Oh. Nung panahon ni Presidente Duterte, yung kanyang Secretary of Justice ay Secretary Menardo Guevara. Hmm. Siya po ang Secretary of Justice ni Presidente Rodrigo Duterte. O ngayon? Ang opinion po ni Secretary Menardo Guevara, oh,
eh ang meron lang immunity from suit ay ang pangulo. Doon. Ang pangalawang pangulo, sabi ni Secretary Minardo Guevara, Secretary of Justice ni Presidente Duterte, ang pangalawang pangulo po ay walang immunity from suit. Okay. Ayan po ba yan anong batayan po? Ayan po ba yung nasa saligang batas natin? Wala po yan sa saligang batas. Ay ano hong naging batayan ni Secretary Minardo Guevara? Yung mga opinion ng Korte Suprema kasi, yung mga desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan, ay puro lang patungkol sa Pangulo. Ang wala, may immune? Opo, wala po sa Vice Presidente. So, si Secretary Guevara po, Secretary of Justice ni Presidente Duterte, ay magaling na lawyer. Ako yung humahanga sa kanya. At paralagay ko ang opinion niya bilang Secretary of Justice nung araw ay tama. Okay. At yun abi huli niyo, opinion din ng Korte Suprema. Hindi yun ang pinagbataan din po niya. Ang presidente ang mayroong immunity from suit. Okay. Opo. Opo. Patindi ng patindi hong binabanggit niya, pinakahuli nga hong akusasyon ay yung asasinasyon o pagkakapatay kay dating Senador Ninoy Aquino at mga Marcos. I-pass forward natin mga tol. Pass forward natin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito. Tignan natin. Epis, dapat, dapat kayo po ang makaalam niya kagad. Oo, kasi ang mga lawyer po dito, ang naging focus po ng pinapanood nila na video na pinakita sa akin, yung portion na sinabi niya na pag napatay ako, kayo mag-alala, mayroon akong pinunta sa tao na patayin si Pangulong Bibeen, Lady, saka si Speaker Martin Dumartin. No joke. Umano'y banta sa kanyang in the whole military itself. Ito pala. Because they're supposed to be the protector of the Constitution. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? There is a fractured governance. Saan yung comment na yon? Top 1, ipapadisbar na po ni Gadon si Sara na interview po siya. Eh di ikatlo na po yan pag nagkataon kasi meron pong pending disbarment case, ang tagal-tagal na talaga nun, sa pananapak itong si Sara Duterte, tapos merong anonymous complaint for disbarment sa Korte Suprema. Kung sakasakali, ikatlo po yan. Yung sinasabi nyo pong layunin ngayon ni Attorney Larry Gadon o ni Secretary Larry Gadon. Sa Pilipinas ngayon, in the Philippines right now, nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. There is no earth. Ito, isa rin magandang punto ito. Reservist si Sara Duterte sa AFP, maaari siyang tanggalin as reservist. Sana po, umaksyon po dito ang Armed Forces of the Philippines. Tanggalin nyo na bilang reservist si Sara Duterte. Ang taas pa ng katungkulan niya, na kernel yata yan sa reservist ng ating Philippine Army. Aksyon-aksyon po, Armed Forces of the Philippines. Hindi porket vice presidente yan, hindi nyo na po aaksyonan yan. Urgent remedy. It is only the military who can correct it. Ano ho ang inyong masasabi diyan bilang Pangulong Integrated Bar of the Philippines o maging sa personal? Meron din po sa revised penal code po natin, mayroon pong krimen na tinatawag na inciting to sedition. Inciting to sedition, okay? Opo. Yun po yung magkukumbinsi ka ng mga tao, pakausapin mo yung mga tao, mga opisyalis ng gobyerno na huwag nang sumunod sa utos ng pamahalaan. Yan po ang inciting to sedition. Yung pong binigay mo sa akin, yung binasa mo po sa akin. Opo. Sinabi ng Pangulong Duterte. Opo. Ang interpretasyon ko dyan, opo. Sinasabihan niya ang militar na huwag na kayong sumunod sa presidente. Wow, matindi ho yun. Parang gano'n, siyempre gano'n ang ating interpretasyon, ano ho?
Opo, kasi kahit po naman siguro mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga mangingisda, mga nagtitipid sa paligid, pag narinig yan, siyempre ang papasok sa utak nila, sinasabihan na ng... Nananawagan na. Oo, nahugnak yung sumunod yan kay Presidente Marcos. Pero sabi lang naman niya, I'm challenging the whole military itself because they're supposed to be the protector of the Constitution. Tama naman, protector of the Constitution ng military. Opo. Ito, pero bakit siya mananawak? Basahin po natin ha, sa revised penal code yung pinag-uusapan po ng dalawa. Una, dapat alam po natin kung ano ba ang sedition. Kasi wala pong inciting to sedition kung wala pong sedition. Kung walang provision ng sedition. Ano ba ang sedition? Paano po ito nakukumit? Sa Article 139 po ng Revised Penal Code, how committed? The crime of sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods any of the following objects. Merong public uprising and merong tumultuous activities. Ano? At para daw po ito sa mga layunin katulad po ng mga babanggitin natin. To prevent the promulgation or execution of any law or the holding of any popular election. To prevent the national government or any provincial or municipal government or any public officer thereof from freely exercising its or his function or prevent the execution of any administrative order. To inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee. To commit for any political or social end any act of hate or revenge against private persons or any social class. To despoil for any political or social end any person, municipality or province or the national government of all its property or any part thereof. Ngayon, considering na wala naman pong public uprising and tumultuous activities, therefore wala pong sedition. Pero kapag ang isang tao ay nagsasalita or to be more specific, ng hihikayat para sa mga layunin na binanggit po natin, eh meron pong tinatawag na inciting to sedition. Ito po ay provided sa Article 142 ng ating Revised Penal Code. Sa madaling salita, ang ginawa ni Rodrigo Duterte na panawagan sa ating mga kasundaluhan, at ito po yun, ibang mga military pati pulis, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung ano, tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ang tao ngayon wala nang mapuntahan kasi kay July ka. Clearly, inciting to sedition po ito. Naniniwala ako dito po sa sinasabi ng abogado na ini-interview po nitong si Noli De Castro. Ano po? Ang linaw po nito. Kaya dapat maparusahan talaga itong si Rodrigo Duterte. Makasuhan at maparusahan. Tama na po yung mga ginagawa nila na para bang sila ay merong immunity lagi sa kanilang mga ginagawa. Panahon na po para po husgahan ang mga taong masama. But anyway, mga tol, meron pong live hearing ang ating House of Representatives kaugnay po ng, siyempre, extrajudicial killings, ng illegal drugs, ng paglabag sa karapatang pantao,
Yan po ay ang hearing ng Quadcom. Kaya tatapusin na po natin ang ating live streaming sa oras na ito at tayo po ay magko-cover ng live hearing ng Quadcom sa mga susunod na minuto. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga manonood. Shoutout po sa inyong lahat at sa ating nag-share ng blessing kay Otto Spray Painter at saka kay Beverly Wigan. Maraming salamat po. Makita-kita po tayo after a couple of minutes dito po sa live hearing ng Quadcom. Gandito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.